mo, naisip ko paano kung hindi ka nag-feels dati. Hindi sana alam ko yung pakiramdam na magsuot ng magagandang sapatos tulad nila kuya. Ma! Diego! Pilid siya na kasi dito siya sa bayad, ma! 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 Huwag kayong makialam sa akin! Isa sa kinaaaliwan ng ating mga kababayan ngayon ay ang pagtitiktok ng mga kabataan sa social media. Isa na rito ang mga video ni Diego Garcia ng Tubong Davao de Oro. Ipinanganak siyang walang mga paa, pero malayo na ang kanyang narating para matupad ang kanyang pangarap na makilala ng sambayanan. Minyo-minyo na ang nakapanood sa kanyang pagkanta, pag-arte at pagsayaw sa YouTube. Pero dalawang dekada muna siyang dumanas ng masasakit na pang-iinsulto tungkol sa kanyang kondisyon at sa masasaklap na pagsubok na dinanas ng kanilang pamilya. Tunghayan ang aming nakakaantig at pampalakas loob sa ating lahat na episode na pinamagatang Footless and Fearless, The Diego Garcia Story. Suklay! Suklay! Wow! Boom! Bigo, Hollywood! Siyempre! Ay, baka ba nakita mo sa'yo ko? Oh, galing! Siyempre naman. Sinagot ko na yung ata ni Crush, ha? Uy, Kuya Bledjo! Masigmat o sa'yo mo si Mama o si Kuya Kokoy. Nako! Tamo, Jergo. Hindi nakataka-taka. Kung abulin ka ng mga babae, eh, mas pogi ka sa amin ni Billy Joy. Paano? Mana kay Mama. Oh, di ba? Sige kayo ha. Kayo mag-crush-crush ha, crush. Okay lang, sige kung crush, okay lang. Basta hindi niyo papabayaan ang pag-aaral ninyo ha. Siyempre naman, Mama. Pag ako nagkatrabaho na, si Tim Pretty ka na lang dito sa bahay. Oh, dili mo na kailangan magkanda kuba sa Mina. Kuya Kokoy, eh, Billy Joe, sagot ko kayo. Oh, sige ha. Talaga ha. Aasahan ko yan, ha? Apo, Mama. Aray. Oh, ang higpit na niyakap mo kasi anak, eh. Hanggang kailan niyo po titiisin yung pananakit sa inyo ni Papa Mama? Diego, ipinanganak ka with a rare disease na kung tawagin ay tetra-amelia syndrome. Ano ba yung sakit mo na yan? Ito po'y dahilan sa kasabay kasi ng pagbubuntis niya, nag-take po kasi siya ng pills. Huli na po pala yung pag-take po. Buntis na pala siya sa'yo. Yes po, yun po yung nangyari po. Ano yung nangyari sa'yo sa katawan mo brought on by this disease? Ano po, incomplete finger po yung nangyari sa kamay ko. Kung nakikita niyo po, tita, hindi po siya kompleto. Tapos, yung wala po akong paa. Your feet or your legs? Legs po talaga. How did that feel to you as a little boy growing up? Ang hindi ko makakalimutan yung salita na madalas tinutukso sa akin, yung salitang manananggal. What? Ganun talaga. From the elementary to secondary, parang ganun pa rin yung nangyari. But sa college, hindi na po. Mula pagkabata daw, nasaksihan mo yung pananakit ng ama mo sa iyong mama? Opo, ang problema kasi kay Papa at Tita Mel, pag nakainom po kasi siya, nalalasing na po, parang na-out of control niya siya hanggang parang wala na siya sa katinuan. Lagi niya sinasaktan si Mama. Ma, nahanda ko na ho yung baon niyo ni Papa sa minahan, ha? Nako, salamat. Lagyan mo ng 5 kamatis pala. O ito. Opo, Ma. 5. Papa! Pa, kain! Pa! Lingkod sa! Kadyot lang ha, templahan din kang kape, saka yung banyo ni Mama.
Nalagay ko na ako dito. Igo. Mama mo. Mahal, sabay na tayo pumunta sa minahan. Kain na tayo. Wala na akong gana. Hindi ko nga rin alam kung uwi pa ako sa bahay na ito minsan eh. Pero hindi ko alam kung itong bahay na ito isang tirahan o isang perya. Pa, huwag naman po kayo sigurong ganyan. Tsaka pa, bonsong anak niyo si Diego. Sumasagot na kayo dahil malalaki na kayo. Baka gusto niyo pag-untugin ko ulo niyong apat. Ang aga-aga, aga niyo manginis! O na lang ako sa minahan! Inalagaan ni Kuya Billy Joe mo? Si Kuya Billy Joe ko po kasi Gitabel. Siya po yung utol ko na kung anong problema, andyan siya. Lalo na sa mga may nasa kaligitaan po ako sa mga pang-aapi ng iba. Siya po parang nagtatanggol sa akin. Ganun po. Kapugong lang mini Kuya Kokoy, Diego. Pero sa totoo lang, sagad na kami. Wawa naman yung mama natin. Ba't tingin ni Papa sa kanya punching bag? Tinuod lang na suko ko na papa kuya. Pero si mama, lagi nagpapaalala na huwag daw tayong magagalit kay papa. Kuya, okay naman si papa, di ba? Huwag lang malalasing. Mabait naman siya sa atin minsan. Diba? Kahit na hindi niya pa rin dapat binubugbog si mama. Tandaan mo, Diego, ang babae minamahal yan, hindi yan sinasaktan. Yan. Ma, may dala kami pasalubong sa'yo. Ma! Ano naman nangyari? Ma! Kwarto. Ma! Ano na, kuya? Ma! 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 Ma, ano naman ba nangyari? Ano naman kinawa ni Papa? Asa si Papa, Ma? Ma, asa si Papa, Ma? Ma! Ma, Miguel, ako kami. Nag-display din ng violence ang papa mo? Si papa kasi never naman niya po kaming sinaktan. Kahit ganun po siya. Natulog na ho kayo. Lagi yun lang ho hinihintay si papa tuwing naglalasing siya. Kaalala lang naman ako. Lasing na lasing yun kanina eh. Baka naman napaaway na yun. Baka kung napano na yun. Baka naman napaaway na yun ulit. Si Papa kaya... pa rin po ba iniisip nyo? Tingnan nyo yung sarili nyo. Muntik na ko kayo mamatay kanina. Pagmamahal pa rin pa po ba yan, Ma? Gusto ko lang naman. Buo ang pamilya natin eh. Malay mo, magbago pa siya. Paano kung hindi siya magbago, Ma? Hindi ko lang pinapakita sa inyo. Sobrang nasasaktan to'y nakikita kitang ganyang bugbog sarado eh. Sarili mo. Kasi ako, awa na ako sa'yo. Thank you.
pag-aya anak ka. O, tay. Diego, dili ka pa bumuli? Yulat pa na ako kung Kuya Bilidyo. Bakit hinihintay pa kuya mo? Eh, pwede ka naman lumipad, di ba? Oo, mananggal na. Oo. Bakit? Di ba may liking manananggal? Gano'n, no? Mananggal! Mananggal! Diego! Ilabas mo kasing pagpag mo, Diego! Ganito, oh! Click, Diego! Lumipad ka na, bilis! Ayaw kong binuwangi, ah. Diego, tutubuan ka ng pangil, oh. Lumipad ka na, bilis! Where, Diego? Di ba mananggal ka? Diego. Tama na! Ika na! Lumipad ka, lumipad ka na, bilis! Nasaktan mo kasi, Diego? Ha? Mag-sorry ka! Paano mag-sorry? Totoo ba sinasabi ko, ah? Sabot ka. Ano? Mag-sorry ka? Tutuloy akit na nito! Mag-sorry ka! Pinod yung masakit na. Diego. Sorry, Diego. Sorry. Diego. Lakasan mo! Mag-sorry ka! Lakasan Diego, mo! Sorry na! Lakasan mo! Diego, sorry! O sige, malis akit dito! Sorry. Ikaw. Sorry na. Basta ako dito. Ano? Kaya lang, Diego. Kaya mo. Tatanda rin yung mga yun, ha? Ito lagi mong tatandaan, ha? Basta nandito, Kuya Billy Joe, protector mo. Walang pwedeng manakit sa'yo, ha? Yan, o. Salamat, Kuya. Sure ka? Hindi nga saktan, ha? Kumusta, eskwela? Walang sakit. Mahina. Mahina. Mahina yun. Wala, wala. Puro ganun lang, eh, no? Ma, totoo ba yung sinabi ni Papa nung nag-away po kayo? Ano yun, anak? Nakayaw ako na ganito. Nakayaw ako nagkaganto kasi ayaw niyo po akong mabuhay sa sinapupunan niyo dati. Nung naisip ko paano kung hindi ka nag-feels dati. Hindi sana alam ko yung pakiramdam na magsuot ng magagandang sapatos tulad nila kuya. Di sana nakakapaglakad po. Pero hindi ako inaapi ng mga classmate ko, ma. Sorry na. Sorry. Kasalanan ko ito lahat. Kasalanan ko ito. Patawarin mo ko. Sorry. Ayaw ko mabuo ka doon. Kasi naisip ko masasaktan ka lang kapag pinakano kita. Hindi pa ako handang magkaroon ng muli. Kasi naisip ko masasaktan ka lang. Mas masahal pa dito ang ginagawa ng tatay mo sa akin. Mas masahal pa dito. Anak, naisip ko. Anong klaseng kinabukasan na bibigay ko sa'yo? Kung ang sarili ko ba, hindi ko maproteksyonan. Hindi ko maalagaan. Sorry, anak. Kung question ko ang kagayahan kong magmahal bilang isang ina. Sorry, anak.
bang nasasaktan ka ngayon sa mga kamalian ko noon? Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Mahal kita, anak. Sana mapatawad mo ko. Sana mapatawad mo ko. Matagal na kitang napatawad, ma. At nangungungoy ko sa'yo, eh. At wala akong binte. Wala akong baa. Kahit yung ibang tao, ta. At tingin sa akin, kulang-kulang. Okay lang, ma. Basta dito ko lang palagi sa tatabi ko, ma, ha? Wala na akong tingin, ma. Ka pa, no? Gano'ng kahirap ka ba alagaan ng iyong mama? Oh, yung si mama kasi siya yung tipong ina na kahit gaano kahirap, gaano kapagod, kinakaya niya po, Tita Mel, kasi siya yung ano, ipalaban talaga na kailangan niya gawin yung lahat para maalagaan ako, mapatapos sa pag-aaral. Iluwa ako. Hindi ako mauturo. Ayaw ka pa preso. Mahal. Kokoy. Anak. Anak, usapin mo nanay mo. Ayaw ko makulong, anak. Kung bitsi mo yung nanay mo, magbabago na ako. Hindi ko na sasaktan na nanay mo, anak. Tulungan mo ko. Ang daming beses na po namin kayong pinagpasensyahan. Ilang beses na po namin kayong pinatawad. Kasi mahal namin kayo. Magbabago na ako, anak. Nasasaktan na nanay mo. Tulungan mo ako sa nanay mo. Pero hindi na po kami papayag na saktan niyo ulit si Mama. Tulungan mo. Wala akong pagbabago na ako talaga, anak. Sir, sumama na po kayo sa amin, sir. Anak! Anak! Magbabago na ako, anak! Mahal! Kokoy! Kokoy! Bibit niyo! Mahal! Sino nagdemanda sa father mo? Si mama po, umisya po at i-decide po na ipakulong na lang si papa ng ganun para matigil na po. Nagbago ba siya nung makalaya na siya?
parang may nagbago na po sa kanya, hindi na ganun kalala, parang nabawasan yung kung anong ginawa niya, kung ano siya noon po. Hindi siya nakalapit sa inyo, pinagbawal na ng court na makalapit siya sa iyo at sa mother mo. Apo, Tita Mel. Paano niyo nabalitaan na pumanaw na ang father mo? Pasailo na ba ni mo si Papa Ma? Oo naman, anak. Lugay na. Yun sa ni mo pagpapasailo, Mama? Simple lang. Kahit na ilang beses ako sinaktan ng tatay niyo, di naman nawala ang pagmamahal dito. Alam niyo ba kung saan ang galing ang pagmamahal na yun? Ha? Sa inyong magkakapit. Sa inyong tatlo, anak. Nalaman ko na walang hihigit pa sa pagmamahal ng isang pamilya. Buo man ito o hindi. Bilidyo. Diego. Sa'yo ka maning mata. Uy, ako na. Ako na, Dia. Ako ra. Kaya gusto ko, gwapo ka unya sa recognition day mo. Sweet Kuya Bilidyo, ah. Sabihin mo lang, mabawi ka lang. Kasi, di ka makapunta mamaya sa recognition ko, may pupuntahan kang lakad, eh. Basta abol ako. Pahihintay mo ako ha, pangako makakarating ako. Kuya Bilidyo, kung di kaya, wag mong pilitin ha. Mamaya, paliparin mo yung motor. Ikaw? Ma, Diego. Alam mo, sobrang proud na proud ako sa'yo. Papasalamat ako sa Diyos na ikaw yung binigay niyang kapatid ko. Bay, matalino na. Mabait. Pati puno. Aba, pogi pa, oh. Para yung kuya. Siyempre. Maraming salamat kay Bilidyo. Sisikapin ko mag-aaral talaga. Para kapag nakapagtapos ako, promise, hindi ko pababayaan pamilya natin. Ibilang kita motor. Huh? Proud na proud ako sa'yo, Diego. Pinanghawakan ni Diego ang pangakong iyon ng kanyang kuya, pero natapos lang graduation ceremonies nila at hindi pa rin nakarating si Billy Joe. Sana kaya yung kuya mo, no? Sabi niya, susunod siya sa atin eh. Sayang anak, hindi niya nakita yung sinabitan ka ng mga medalya, no? Tsaka ang daming nagpalakpakan sa'yo ng mga kaklase mo. Ay, nako, matutuwa yun kung nakita niya yun. Nako, ma. Panigurado, nandigaw pa po yun si kuya sa bayan. Siguro nga. Hintay lang tayo, ma. Dadating din po yun. Tingin nga ng medalyo. Dami. Galing mo talaga, anak. Thank you po. Ay, nako. Billy Joe.
Kuya Binidjo. Mama, si Kuya! Kuya! Saan? Wala naman na. Saan Kuya mo? Nakita ko siya dito. Nakita ko siya dito ngayon. Ma! Diego! Ma! Anak! Anak, bakit? Ma! Ano? Wala si Felicio, ma! Ay, mapatay na! Matay na si Felicio na kasi dito siya sa bayan, ma! 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 Ano gagawin ko? Gagawin ko, ma! Diego! 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 Alam mo, bilib na bilib talaga ako sa'yo, Diego. Bakit, Kuya? Eh, kasi hindi mo iniinday ang kalagayan mo. Sana palagi kang masaya. Kasi kapag tumatawa ka at masaya ka, napapangiti at napapatawa mo rin kaming pamilya mo. Talaga? Napapasaya ko kayo? Masyempre naman. Ito naman, ayaw pong maniwala, oh. Pero alam mo, bihira yung may ganyang kakayahan, Diego. Makapagbigay saya at inspirasyon. Hindi lang sa pamilya natin, kundi pati yung mga tao na sa paligid mo. Lalim, ha? Uy, seryoso ako. Lalim, Kuya? Uy, Diego. Mahal na mahal kita. Ba't ang corny mo ngayon, Kuya? Ano nakain mo? Ang corny ka, tsaka ayabang mga porkit na akong gumana, ha? Siyempre, alam mo na mahal mo ako. Alam mo, sobrang proud ako sa'yo. Papasalamat ako sa Diyos na ikaw yung binigay niya ang kapatid ko. Boy, matalino na. Mabait. Pati puno. Aba, pogi pa! Para yung kuya. Nakapangasawa pa pala ulit ang mother mo? How did that change your, ano, yung family ninyo? Naging masaya ba? Oh, naging okay naman po yung, ano po, yung pamumuhay, yung nakapag-asawa po si mama. Okay na, wala pong away. In fact, yung stepfather namin, hindi po siya mabisyo. Parang wala po siyang bisyo. Nakagraduate ka, no? You have a course, no? Yung computer hardware servicing, correct, no? Apo. What do you do now? Isa po akong office clerk po, bali isa na rin po akong receptionist kasi nailagay po ako sa front desk po ng Department of Tourism po. Balita ako, check boy ka. Totoo ba yon, ha? Sino ba yung mga Lani, no. Rachel? Isa ka sila, they are my fans po on TikTok. Kasi every time na nag-upload po ako ng TikTok, opo. Kasi every time po nag-upload ako ng TikTok videos po, opo, TikTok videos, lagi
they are always present in my TikTok videos po. Lagi talaga silang dumadaan sa comment section. Di nagtagal po, parang nagkamabutihan po kami. Samantha, gusto ko sanang mag-level up yung pagkakaibigan natin. Gusto ko tang mas makilala pa. Yun din naman ang gusto ko. Kasi nga, tagahanga ako ng mga TikTok videos mo, di ba? Kaya lang, sigurado ka ba? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na kakahiwalay ko lang sa dati kong asawa? Tapos may dalawang anak pa ako. Hindi naman mahalaga yun eh. Tinanggap mo ko. Ikaw pa kaya hindi ko matatanggap. But seriously, Samantha. Will you be my girlfriend? Okay naman. Talaga? Tayo na. Promise? Tayo na. Yes! Yes! Oy, wala nang bawian yan, ha? Ha? Promise? Tayo na! Paglipas ng mga buwan, lalong nahulog ang loob ni na Diego at Samantha sa isa't isa. Hanggang sa muling naharap si Diego sa isang matinding pagsubok noong dumating ang pandemya sa ating bansa. Nak! Nako, hulaan mo kung anong niluto ko para sa'yo. Ang paborito mo, balbakwa. O diba, paborito mo yan? Nako, kanina pa kinahat na antay eh. Sige, kain ka madami ha. Ayan, anak. Kain ka na. Ano ka ba? Ba't di ka nagsasalita? Kanina pa ako nagsasalita dito eh. Okay ka lang ba? No? Saan siya na po mapakip? May budget na lang po yan, ma. No? Huling sweldo ko na po kasi, ma. Nawalan pa ako ng trabaho dahil sa COVID. Pasensya na, ma. Pasensya na po. No. Naku, okay lang yan na. Masya ko nag-isipin yun, ma. Akong awayan kung hindi na ako kasing dalas mag-video call sa'yo. Ang dami kong pinagdadaanan kaya. Wala akong trabaho, ako breadwinner ng pamilya. Mula araw hanggang gabi, iniisip ko kung paano magsusurvive sa COVID na to. Ikaw lang ba yung maraming iniisip? Ikaw lang ba yung nasa stress? Ako nga, single mother, may dalawang anak akong binubuhay. Sige na, huwag na tayong magtalo, ha? Sorry na. Please, huwag na tayong magtalo. Sorry ka ng sorry. Ang sabihin mo, may iba ka na, kaya wala ka ng oras sa akin. Ang hirap sa'yo, Samantha, eh. Bintang ka ng bintang. Eh, siyempre, ikaw lang mahal ko. Wala akong ibang mahal. Eh, hindi ko yan nararamdaman, Diego. Sabi ko na nga ba, mahirap yung gantong setup, yung LDR? Paano pumayag sa ganito? So, nagsisisi ka? Na ako yung naging boyfriend mo? Oo. Alam mo ba kung bakit? Kasi recently, wala na tayong masyadong communication. Wala ka ng oras sa akin. Pinag-iisipan ko pa kung tayo pa ba. Hindi ko alam kung bakit ikaw pa yung pinili ko. Alam mo, mas makakabuti kung wag na natin ito ipagpatuloy. Tama na, tama na. Tumigil ka na, Samantha. Oo, titigil ako. Ayoko na, pagod na ako. Break na tayo! Samantha! Ama,
Tulungan niyo po ako sa mga pagsubok na pinagdaraanan ko po ngayon. Nahihirapan po ako eh. Pero pinipilit ko pong magpakatatag. Ikaw nawa po sana ang patuloy kong makasama para malampasan ang lahat ng mga to. Ama, huwag niyo po akong pababayaan, ha? Hinihiling ko rin po ang kapatawaran sa aking mga sala. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Labi sa dinibdib ni Diego ang pakikipaghiwalay ni Samantha sa kanya hanggang sa nalaman niya na may iba na pala itong minamahal. Sa tulong ng kanyang pamilya, muling bumangon si Diego sa matinding depresyon hanggang sa unti-unti na rin siyang nakamove on sa pamamagitan ng kanyang pagtitiktok. Para labanan ng depresyon, gumawa ulit si Diego ng mga TikTok videos para na rin makapagbigay ng saya at inspirasyon sa maraming tao. Hanggang sa... Ma'am, good afternoon po. Kumusta mo? Napatawag ko kayo. Hello, ma'am. Good afternoon po. Kumusta mo? Napatawag ko kayo. Hello, Diego. Naku'y good news sa imo, ha? Good news po. Di pa balik na natanan ni Governor sa trabaho. Talaga ho, ma'am? Pero medyo stricto ang health protocol karon. Unsa, ready na ka mo balik sa trabaho? Yes, ma'am. Ready na po ako. Malaking tulong po to sa pamilya namin, ma'am. Maraming salamat po. Sige po, bye-bye po. Oh, ne, kuya, ma, ako na. Kaya mo. Yakang iya. Grado ka, ha? Talaga, oh! Diba? Balik ka lang. Diego. Tuwang-tuwa yung mga pamangkin mo sa'yo. Chance, mga TikTok videos mo. Tsaka congrats nga pala, ha? May 2 million plus followers wow, ka na. Wow, dami! Dagang salamat kaya. Astig mo. Sikat ka na. Di naman importante yun, kuya. Mahalaga. Nakaka-inspire ako ng mga tao. Kasi, nai-inspire ako sa'yo, ma. Mula noon hanggang ngayon, alam mo, ipinagmamalaki ka namin, anak. Kung buhay lang ang Kuya Billy Joe mo, alam mo, matutuwa yun na unti-unti mo nang naabot ang pangarap mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Mahal na mahal ko rin po kayo, ma. Tama po kayo. Buo man o hindi. Wala akong higit sa pagmamahal ng isang pamilya. Nilamutan ako pag ganyan ka na magsalita. Parang may iyak ako. Tama na. Sumayaw ka na lang. Hindi, ma. Walang tayo, iyakan. Tayo. Sasayaw po tayo. Tayo. Tayo, kuya. Sige. Oh, tara, paano ba yan? Okay. One, two, three. Okay. One, two, three. One, two, three. May TikTok. Talaga. Sige, sayaw na lang ng sayaw para masaya. Pwede ba ako masampulan ng ganyan? Oh, pwede naman po. Is that possible? Ha? Parang ganito lang po, Tita Mel. Ah, okay. Parang ganun. Ganun. Alam mo, Diego, I know you are a very, how would I say it? You are a very inspiring person, no?
At ako eh, ano, na-impress ako sa cheerfulness mo. Yeah, a very light personality. Yung parang napakadali mong maging kaibigan, na napakasarap mong maging kasama sa trabaho, no? And we would like to thank you very much for joining us. Pero bago yan, eh, meron bang aral sa buhay mo na even at your young age of 25, eh, pwede mo nang i-share, lalo na doon sa mga kabataan na katulad mo? Siyempre, gusto kong i-share at ipakita po, no, sa mga katulad ko po, sa mga kompleto po, lalo na po sa mga katulad ko po na nangangarap or may pangarap po sa buhay, tuloy lang po tayo mangarap, tuloy lang po tayo sa laban, no, sa anumang hamon sa buhay natin. Huwag po tayo mawala ng pag-asa po, Tita Mel, na patuloy pa rin yung paninindigan natin bilang pagpapasaya ng sa mga tao, pagbibigay ng inspirasyon. Kahit ang daming mga pagsubok na dumapo sa atin, ay huwag po tayo mawalan pag-asa. Basta magtiwala lang po tayo sa sarili. Huwag mahiya, Tita Mel. Ipakita kung ano yung meron sa'yo. Ipakita natin, ibahagi kung ano yung binigay na talento na binigay natin sa Panginoon. I-share po natin, sabayan na rin po ng pagdadasal ng ating Panginoon po. I agree with you 100%, Diego. maraming thank salamat so sa iyo. Thank you so much. And Magpakailanman wishes you the best of luck. Salamat. Thank you. Salamat po, Tita Mel. Isang pagpapatunay ang buhay ni Diego na hindi natin dapat maliitin o kutsain ang mga kagaya niya. Hindi lang nalagpasan ni Diego ang mga pangungutya sa kanyang pisikal na kondisyon, ginamit niya rin ang kanyang mapait na karanasan upang maipakita sa atin na anuman ang ating pinagdaraanan, hindi tayo dapat magmukmok o tuluyan ng malugmok sa kahirapan. At sa mga kapwa kong mga magulang, pakatandaan po natin, napakalaki ng epekto ng ating mga salita at aksyon sa mga anak natin. Dapat tayo ay laging maging halimbawa at inspirasyon sa kanila. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magtatakumpan